po ma, para hindi umasayang yung oras po ninyo. Bakit po kayo nag-aabogado kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at kay Yan Yishu? Hindi ho ako nag-aabogado. Opisina po ang abogado nila. Okay. Ang Public Attorney's Office, ako lang po ang hepe. Okay. Ito po ay provisional, temporary, unlimited assistance. Kahit ikaw, sa RAPI, pag ikaw kinulong ng bigla-bigla, pwede ka namin ipagtanggol. Pero ma'am, nasa mandato po natin yon. Di ho ba ma'am, nakalagay po sa inyong operations manual na kayo po mismo ang pumirma noong August 27, 2010 yes, at ang inyong pumandato ay para lamang ho sa mga indigent. Hindi naman po indigent si Marcelino at saka si Shu. Mali ho kayo doon. Yan ang general ano po namin, representation. Pero may exceptions po yan. Puntahan nyo pa yung ibang mga pahina niyan. Ako pong pumirma niyan. May mga exception yan. Number one, kung mag-arraignment, walang abogado. Kung magpapala motion to quash, pwede ang PAW. Kahit kaninong taxpayer. Kung siya ay magpo-post ng bail, pwede siyang man. Nandiyan din po sa operations manual. Kabisado ko po yan. Ma'am, nabasa ko po yung operations manual niyo po. Public Attorney's Office po para sa mga indigent po yan. Nakalagay po doon, ma'am. Walang nakalagay doon na pag hindi ka indigent, pwede kang kumuha ng pre-legal assistance. Ako po ang pumirma niyan. May exception ho dyan sa... Wala po, ma'am. Nakita ko po. Nabasa ko po, ma'am. Meron ako kumuha niyan. Ako mismo nagsulat niyan eh. Wala po. But anyway, sige po, ma'am. For the sake of argument. For the sake of argument, ma'am. Si Attorney Marcelino. Opo. Si pa si Ted Pailo noon, naging di-opisyo rin kami. Si President Erap, naging di-opisyo rin kami. Okay. At mismo kami ang tumulong. Opo. Para hindi makulong. Pero ma'am, imbis na sana mag-abogado yung PAW sa mga taong tulad ni Marcelino at kay Yan Yishu, ba't hindi na po tayo mag-abogado yung PAW sa mga mahirap nating kababayan na wala akong pangkuha ng abogadong private? Tulad po, ma'am, I'll give an example. Si Tin Nemenzo po, season, corporal po ito, ma'am. Okay, napakababa po ang sahod niya, 13,000 lamang below. At tinabla po ng Public Attorney's Office at sinabi sa kanya na doon ka na pumunta sa munisipyo, doon ka kumuha ng abogado. Baka ho yung kalaban niya, kliyente na namin. Hindi namin siya pwedeng tulungan pag may conflict of interest po. Hindi po sinabi sa kanya yun, ma'am. Ang sinabi sa kanya, una, magpakita ka ng Certificate of Indigency. Nagpakita ho siya. Nung makita sa yung certificate... Pag representation ho namin, talagang kailangan ng indigency test. Yun nga, ma'am. Na-apply ho namin yan. Okay. Pero pag immediate assistance po, meron kaming limited, temporary, gaya po si Napoles, tungo po sa Senate. Oh, okay. Ma'am, nagpakita po siya ng Certificate of Indigency, proof of indigency as a matter of fact, yung pong 13,000 lamang yung kanyang sweldo ng kanyang mister, yung payslip po pinakita niya bilang proof po yon. Pero nung makita raw po ng PAW, sabi ng PAW, sige, 13,000 ang sweldo mo, pumunta ka sa munisipyo at doon ka kumuha ng abogado. Baka ho yung kalaban niya, nasa PAW na, hindi pwede yun. Hindi po, wala ano po sinabing natin? Ganun. Wala, hindi po siya sinabing ng ganun, PAW. Anong kaso niya? Hindi ko po alam. But anyway, isa pa ho, ma'am. Sige. Depende yung sa kaso yun. Dahil meron kami hindi pwede. Hindi kami pwede sa landlord. Hindi pwede sa landlord, pero pwede sa drugs. 82,000 no ang aming pinaglilingkuran preso na nasasakdal sa drugs. Kaya nga ma'am, hindi pwede sa landlord na hindi siya nakapagbayad ng kanyang renta, pero okay sa mga drugs. Pwede ho kami sa tenant. Iba ho yung landlord. Ang landlord may ari ng pinuupahan. Ang tenant, pwede ho kami sa tenant. Paano magiging landlord itong corporal at 13,000 naman yung kanyang sweldo? Ay, yung kaso niya. Papuntayin niyo sa akin, evaluate ko kung bakit siya tinanggihan. At okay. Mag-report ako sa'yo. Sige. Hindi ko alam ang factual basis. Sige. Ngayon, ma'am, si Yan Yishu, isa pong Chinese drug lord, bakit po inaabogadohan po ng PAO? Ay, ano ho to? Immediate assistance ho to. Motion to quash. Ma'am naman. Iba ho ang motion to quash. Ma'am naman. Nandiyan naman po yung Chinese Embassy. Di ba yung mga kababayan natin Pilipino, ma'am, kapag sila po ay nagkakaroon ng kaso yung mga drug courier, yung po mga nahuhulihan ng drug sa China, Philippine Embassy po natin ang tumutulong. Gastos po ng Pilipinas ang ipinatutustos sa mga abogado na kinukuha natin doon sa bansa kung saan sila nakakulong. Pwede naman gawin yan dito, ma'am. Yung Chinese Embassy po dapat ang kinontak ninyo para ang Chinese Embassy ang maghanap ng private lawyer for Yan Yishu. Teka, para malaman nyo po, kahit ang Indonesia, kahit ang Taiwan, nagre-refer sa amin ang mga national nila. At pinagtatanggol namin kung wala nung trabaho at nakakulong. Ma'am, this is a Chinese drug lord. Hindi po pwedeng kami ang mag-utos sa ibang bansa para kami ang magtanggol. Then, pabaya mo siya.